Mga idol, patapos na nga po ang All-Star Break at papunta na tayo ngayon sa second half ng 2020 NBA season. Mas nabubuo na rin nga po ng mga kupunan ng kanilang lineup na dadalhin nila sa darating na postseason. Ngunit, kahit man nga po nagbago pa ang lineup ng kada kupunan, especially sa Western Conference, ay nananatili pa rin nga pong paborito na manalo dito ay ang either dalawang kupunan ng Los Angeles Lakers at Los Angeles Clippers. Pero habang nalalapit na nga po ang playoff ay medyo nakikita na rin natin ang advantage at disadvantage ng mga kupunan sa kanilang mga kalaban. At ang napaka-obvious naman nga daw po na example niyan ay ang nabuong lamang o advantage ngayon ng Los Angeles Lakers sa kanilang karnibal na Los Angeles Clippers. Kaya mga idol, tara na't alamin natin dito kung ano yan. Hindi na nga po magandang balita ang sumalubong ngayon para sa kupunan ng Los Angeles Clippers sa pagtungtong nila sa All-Star Break matapos ma-injured ulit ang kaliwang hamstring ni Paul George sa kanilang huling talo kontra sa kupunan ng Boston Celtics. At dahil nga dyan, napakalaking disadvantage nga po ito ng team sa kalaban nilang Los Angeles Lakers dahil ang kabilang kupunan nga po ay kumpleto at mas healthy ang kanilang mga players sa kanilang lineup ngayong malapit na ang postseason ng NBA. Hindi na rin nga po dyan nagtatapos dahil dati na nga pong iniinda pa ni Paul George ang ganitong injury at noong halftime nga po ng kanilang laro kontra sa Boston Celtics ay official na nga pong inannounce na nagtamo ulit ng hamstring injury ang kaliwang binte ni Paul George. Kapareho nga ito ng dati niyang iniindang injury ngayong season. Kaya napakasakit nga po para sa kupunan kagaya ng Los Angeles Clippers na mawalan ng katulad ni Paul George, lalo pat nasa kabuang 10 laro na nga po ang na-miss niya dahil sa ganitong injury. Kasama nga na po dito ang pagkawala niya sa lineup ng halos 9 na sunod na laro ng Los Angeles Clippers. Kaya ibig sabihin lang yan mga idol ay seryoso na ngayon ang kanyang injury at posibleng napakaraming laro na naman ng Los Angeles Clippers ang hindi mapaglaruan muli ni Paul George at maaaring makaapekto ito sa momentum ng Clippers kontra sa Los Angeles Lakers. Delikado rin nga po kapag nangyari ulit ito sa kanya pagpunta nila sa playoffs. Ayon nga po sa naging pahayag mismo ni Paul George ay hindi naman nga daw po ito malala at masakit kaya gusto niya pa rin tapusin ang nasabing laro. Pero matapos nga pong sabihin ni Paul George ang kanyang nararamdaman sa kanyang kaliwang binte ay agad nga pong hindi na siya pinayagan ng kanyang head coach na bumalik pa sa laro. Medyo maswerte-swerte pa na nga daw po sila ngayon mga idol dahil dadaan ang All-Star Break at magkakaroon sila ng tamang oras upang makapagpahinga ng kanilang All-Star na si Paul George. Di rin nga po naitago ni Coach Doc Rivers ang kanyang pag-alala para sa kanyang player na si Paul George na nagtamo sa pangatlong pagkakataon ng parehong injury. Kaya ngayong bumalik na naman nga po ang parehong injury ni Paul George, kakailanganin nga po nilang mag-ingat dahil ang pagiging healthy nga po nila ay siguradong magiging susi upang makakuha sila ng magandang pwesto sa pagtatapos ng regular season. Kailangan rin nga po nilang maglaro ng mas maraming games ng buo as a group upang mas mapatatag pa nila ang kanilang chemistry. Kahit man nga po may record ang Los Angeles Clippers ng 37 wins at 18 losses ay pangatlong seed pa nga po sila sa Western Conference. Binubuo naman nga po ng puro injury problem ang kanilang buong season. Si Paul George nga po ay hindi nakapaglaro ng kabuang 21 laro. Samantala, si Kawhi Leonard naman nga po ay na-miss ng 13 laro. Habang ang kanilang importanteng rotational player naman nga po na sina Patrick Beverley at Landry Shamet ay hindi rin nakapaglaro ng kabuang 15 at 17 laro ngayong season na ito. Kaya all in all, kalusugan nga talagang napakalaking katanungan ngayong season para sa Los Angeles Clippers kung kaya ba nilang makipagsabayan sa Lakers kayong injury prone nga po ang kanilang lineup at hanggang sa ngayon ay hindi pa rin solido ang kanilang chemistry dahil iba-iba nga po ang kanilang ginagamit na starting lineup at 4 beses pa lamang nga po silang naggamit ang kanilang full roster ngayong season. Hindi katulad nga po ng Lakers na kada laro ay palaging kumpleto sila as a team, kulang na lamang nga mga idol isang play. At yan nga po ay si DeMarcus Cousins, ngunit di naman nga po masama na may reserbang rest back o plano ang Lakers na hindi alam ng ibang kupunan. Isa nga yan sa mga advantage ng Lakers sa kalaban nilang Clippers. At heto pa mga idol,
Kailangan rin nga pong pagtuunan ng pansin ng Clippers si Paul George dahil tinagurin nga siyang injury king ng NBA dahil higit 14 na beses na nga po siyang na-injured sa 11 magkakaibang uri ng injury. Kita nyo naman mga idol na prone to injury nga talaga siya. Kaya ingat-ingat na lang ang Los Angeles Clippers kay Paul George dahil kung hindi baka makasira pa ito sa championship run ng team. Kung ang Clippers nga po ay namung problema ngayon, ang Los Angeles Lakers naman ay nananatili pa rin maganda ang momentum pagpunta ng second half ng season dahil halos buong season nga po ay sila pa rin ang nangungunang team sa Western Conference at hindi lang sila malakas pagdating sa kanilang home court dahil mas lalong lumalakas pa nga po sila kapag nasa ibang court sila naglalaro ngayong season. Kaya yun nga po mga idol ang mga advantage ng Los Angeles Lakers sa karibal nilang kupunan na Clippers ngayong magsisimula na ulit ang seryosong laban sa regular season. Pero paalala ko lang mga idol, maaring magbago pa nga yan, pwede nga silang mas dumami pa at pwede namang kumunti na lang dahil mahaba-haba pa nga po naman ang lalakbay natin dito sa 2019 to 2020 NBA season. So yun lang mga idol ang ating pinakabagong video ngayon. Once again, this is J-Zone TV. Don't forget to subscribe mga idol at syempre huwag nyo rin kalimutang bisitahin ang ating Facebook page, J-Zone TV. So that's it mga idol. Thanks for watching. Hopefully, nag-enjoy kayo ngayon.